kanina pa ako gising mga 20 minutes ago. Ngayon ako nag-vlog kasi maingay din kasi si Kira kasi nanood siya ng Matilda. So nag-ano na lang ako sa part ko. Kasi papalitan ko mamaya yung ano ba? Sa feedback. Kaya nasa washin na yung iba kong labahan. Kaya may second load pa ako yung mga puti yun yung gagawin ko after nito. So magtapi lang muna ako. Naput-away ko na din yung mga hinugasan ko kagabi. And may pasok ako today ng mga 1:30. Kaya nga ayaw ko nga talaga nag-work ng Sabah. I mean, okay lang sa akin mag-work ng Sabah, diba? Pero sana sa morning, hindi yung later the day. Kasi si Kira matatapos ng mga 1. So nasa bahay na siya ng mga 1:30 or 2. And so mag-start ako ng 1:30. So parang nag-swap lang kami ba? So I think sasabihin ko sa aking manager na kung ilagay man niya ako sa Saturday, make sure na sa umaga ako kasi ayoko talaga ng later the day. I need to speak to him about it. Nakaalis na din si Dave. May work siya today ng hanggang 1 lang pag Sabado. Tapos si Kira din is may pasok din siya sa kanyang performing arts school. 10 yung pasok niya pero usually 9:30 umaalis na sila. Susunduin siya na kanyang lola at lolo. Pero next week, walang work si Dave, so siya kami yung mag-handle sa kanya. Let me do this coffee first, and I can do it in a minute. Okay? Baka bukas pa kami mag-weekly shopping kasi wala kaming work ni Dave dalawa kasi Sunday. So, sabi ko, bukas na kami mag-food shopping kasi meron naman kaming dinner para magayang gabi. Hindi ako masyadong maka-vlog kasi si Kira may music. Yung Matilda music niya. So, alam niyo ba, nag-book na kami ng hotel, na hindi hotel, hindi holiday. Yung parang staycation for August. So, 4 nights lang kami. So, mga 2 hours away, parang nasa beach side siya. So, excited na din ako at least meron kaming family time na ilulook forward for this year. So, ako at si Dave, nagtingin-tingin siya ng holiday for both of us. So, maybe for October, sa after ng birthday ko. Kasi, off din niya. So, meron siyang holiday off. So, we're thinking to go somewhere. So, nagtingin-tingin pa kami. It's either Italy or France. Basta nagtingin-tingin, marami pa siyang tinignan na good for couple pa. So, let's see what we can do for this year. But, ano din siya sa work. So, everything is all good. At the minute. See ya. So, napalitan ko na yung bedsheet. Madali lang naman ito palitan. And then mag-prepare na ako ng breakfast ni Kira kasi tapos na siya nanood. Kailangan ko na din mag-wash. Mag-half bath. So yun, mamaya ko na ipagpatuloy yung paglilinis kasi meron pa akong gagawin. Mamaya na pag nakaalis ni Kira. Tapos na yung aking decolor na nilaban. So maya-maya i-on ko na naman yung puti. Hindi ko muna inun kasi maingay. Ito lang ng butter si Kira sa kanyang toast. Alam niyo ba kahapon, umalis kami ni mother-in-law, no? Nagkape kami. Tapos napag-usapan namin kahapon yung aking kamay ba? Kasi yung kamay ko talaga guys, pag winter na ganito, malamig. Namumula siya. Para siya masakit talaga siya. Ipapakita ko sa inyo pag natapos ko itong ni Kira toast niya. Masakit talaga siya. So, actually before, pumunta na ako sa doktor para manghingi ng cream ba. Pero atin, ganito talaga yung kamay ko pag malamig. Kasi nung summer, hindi naman siya ganito. Pero nung nag-start yung cold weather, yun, nag-start din yung aking kamay. Okay ko guys. So as you can see, napakasakit niya talaga guys. Ganito siya pag malamig. Pero pag summertime, wala siyang problema. So I think sensitive talaga ako sa lamig. Kaya as you can see, sakit talaga siya pag, especially sa morning. Ngayon, hindi masyado kasi hindi siya masyadong malamig. 6 degrees ngayon, hindi minus 2 or minus 3. So, okay siya. Hindi siya masyadong nagsusulin, pero hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung effect sa akin ng lamig sa kamay ko. Kaya, as much as possible, hindi ako masyadong nagtatouch ng malamig na tubig. Kaya, pag naghuhugas ako ng mga plato,
medyo mainit-init na tubig. Kaya kasi ayaw kong mag-touch ng super malamig kasi yung kamay ko talaga is napaka-bad pag too much na exposed sa lamig. Ito yung breakfast na Kira, bigay mo natin sa kanya. So your ponytail? Yeah, two ponytails and the other two to make the buns. Alright, okay, okay. And then you have the nets. I got you. Can you sit down, darling, my darling? So you're really excited for today? Mm-hmm. She's always excited, guys. But they're already practicing because there's a lot of kids too. And they're buying the outfits, I think. If not, we're wearing our stagecoach uniform. Yeah, so she's really excited, to be honest. So, tapos na ako naglinis. Nakaalis na din si Kira kanina pa. So, ngayon is mag-11 na. And, nagtimpla lang ako ng kape. And, meron ako ditong scones na nilagyan ko ng butter at saka jam. Guys, yung ginagamit kong cream ngayon. So, hindi siya galing sa doctor actually. So, binili ko lang siya kahapon doon sa pharmacy. And, yung actually yung binigay sa akin ng doctor before was, parang may pagka-steroid cream. Pero, hindi na ako bumalik sa doktor ngayon na winter na naman kasi wala din nangyari sa kamay ko, guys, unless mag-change yung weather into summertime or warmer a little bit. So ngayon wala akong magawa. Ang magawa ko lang talaga is to keep my hands warm. Yun lang. Maybe dalhin ko tong gloves sa work kasi wala ako. Meron akong actually gloves na yung ito lang yung nakikita, but then pink kasi yun para akong bata. So I think i-cut ko to. Ito yung gagamitin ko sa work. Anyway guys, magkape-kape muna tayo na kasi ang lamig talaga ng kamay ko. Kaya gusto ko magkape para medyo mainit-inita naman, no? And then magluto ako ng aking kakainin for lunch bago ko papasok sa work. 1:30 pa naman ako papasok at ngayon is mag 10:45 pa lang. So medyo mataas pa yung time ko. And medyo nakapaglinis na din ako, nakapag-vacuum na rin ako. So, si David mamaya yung magluluto ng dinner. So yeah, and susunduin niya mamaya si Kira doon sa bahay ng in-laws ko. Kasi pwede naman siyang pumunta lang doon from work. So, yun yung gagawin niya. And then ako is 5:30 pa ako matatapos. So, mag-work lang ako ngayon ng 4 hours. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 4 hours lang yung work ko today. Kaya sabi ko talaga sana pag morning na lang ako para at least tapos na ako ng by 1 or 2. Yeah, sasabihin ko talaga to sa manager ko na ilagay niya ako sa morning pag Sabado. Kasi alam niya namang Sabado, tapos alam din niya may anak ako. So, syempre kasi minsan, hindi din kasi yung nagmamatter kung may anak ka o wala. Minsan kasi yung rotas is sinishare din sa iba para fair din sa iba. Pero gusto ko talaga, hindi naman ako every Saturday nag-work, hindi ako every weekend nag-work. So, sasabihin ko talaga sa kanya na ilagay niya ako sa pag-morning if ever. Para naman may time pa din ako sa in the afternoon, di ba? As a family time or makapag food shopping kami sa afternoon after ni Dib mag-work or kung walang work si Dib, mas maaga kami makapag food shopping. So yeah, magkape muna ako guys and magluluto ako ng lunch ko soon. So guys, pauwi na ako. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nakalimutan ko nang mag-vlog. So pauwi na ako. May na lang ako mag-vlog pag nasa ano na ako kasi mahangin. As in mahangin. Guys, nandito na ako ngayon sa bahay at nagluto na din si Dave ng dinner in order sa ASOS. Order ako ng 3 blazers kasi pagpipilian ko siya para sa aking magiging outfit. So, let's see. So, hindi ko alam kung magkasya, pero itry lang natin siya. Bakit nandito ako sa kusina nag-open ito? Eh, baka madumihan. Hindi ko na tuloy ito ma-return. Alam niyo ba, lahat ng in-order ko, lahat yun return. Nag-order kasi ako ng isa, hindi. Iwan ko kung napakita ko, pero return siya lahat.
Ay, yung dress, napakita ko yun. I remember, napakita ko yun. Iwan ko lang talaga dito, guys. Ito, ano to? I don't think. Sa tingin ko pa lang, hindi ko pa nga na-open, pero alam ko na ayaw ko. Mahirap kasi talaga mag-ano ko yung mag-decide sa susuotin. Lalo na sa height ko, maliit. Nag-order ako sa Shein. Sabi ng kapatid ko, itry mo na lang sa Shein kung baka mayroon. So, nag-order ako na apat na mga neutral na trousers. Mga lahat sila petit. Itry ko. Baka sa ano pa yung mga Wednesday. Maganda naman siya. Parang Is it good? Yeah. I can't find the blazer that I need to wear, but this one looks fine. Where's that? Silver tie. You know where the washing? The top of the washing, because I used it this morning for the... Wala, parang ang ganda nito. Fit sa akin, kasi yung isa kong in-order, ang haba, ang ganda nito siya, guys. So, ito para kung ito, itayin ko na lang yung aking trousers. Ang ganda nito. At napaka-comfy niya. Mura lang ito. I think 16 pounds lang yun ito siya, guys. Mas mura. I think, this one is good. And, I think I will keep this one. The rest are returned. Lahat ang talaga return. Ganda nito kasi by that time na mag-ceremony na ako, hindi na siya nung malamig. Parang ano ko lang ba ito pang cover up. So ito siya, guys. Para siyang may pagka-grayish na. Ayun po. Basta yun din siya. I think ito naman. Open natin. Baka madumihan talaga ito. Hindi na ito ma-return talaga. Dapat sa part ko ako nag-open. Ito, let's see. Ayoko nito, guys. Sa tingin ko pa lang, ayoko na. Para naman akong maestra nito. Ito is the Bershka. Ayoko nito. Ayoko. Para siyang maestra. Para siyang teacher. No. Ayoko nito. Return na yan. It's ano. Ayoko na ipakita kasi ayoko na. Ito, ayoko din nito kasi para siyang coat. This one is ano, ayoko nang i-open, guys, kasi maghirapan na akong magbalik niyan. I think ito talaga. Keep ko to. Ilagay ko muna sa kwarto. So, tapos na kaming kumain. Nandun lang si Dave sa Morrison. May binili siya kasi wala kaming tinapay para bukas sa ano, sa breakfast ni Kira. Nabinisin ko lang muna itong kusina. Siya kasi nagluto ng dinner. So si Kira, nasa CR, naligo. So ako din after nito is mag-relax muna ako and then maano na din ako, mag-half bath. Tapos mag-relax na ng maaga para sabi ko kay Deep, kunti lang yung bilhin niya kasi mag-grocery pa naman kami bukas. Sabi ko nga sa kanya, mag-grocery na lang siya ngayon. Sabi niya, bukas na lang daw para may something to do din kami bukas pa. Para meron naman kaming gawin bukas kahit mag-grocery lang. Nilinisan ko din yung air fryer. Ito talaga yung ano sa air fryer, guys. Madaling magluto sa air fryer. Pero kasi nga, di ba hindi ka na gumagamit ng oil. So marami siyang oil pero madali din siyang linisin talaga. Kaya, lagyan mo lang siya ng mainit na tubig at saka dishwashing liquid. Tapos i-wash mo lang, tapos na. Madali siyang hugasan. So I think i-end ko na yung vlog, no? So yung, mayroon pa akong in-order na trousers sa Shein. Hopefully, pag dumating siya, magustuhan ko naman, no? Kahit yung isa doon. Para tapos na talaga, ayoko nang mag-order. Uy, kasi lahat talaga sila return, guys. Parang nakakapagod din sa part ko kasi i-wrap ko pa ulit. Tapos, ipunta ko na naman sa post office. Parang,
Naawa din ako sa inorderan ko ba? Kasi lahat ng order ko return lahat. Alam nga naman din, i-keep ko siya. So yun lang naman ang ganap natin ngayon, guys. Actually, yung vlog na to ba is ano, paputol-putol. Kasi kanina, nakalimutan ko talagang mag-vlog kasi yung friend ko, pumunta kasi siya kanina. Kasi na, yung sa aking bang citizen ba? Sa aking application sa citizenship, kailangan niya kasi, siya kasi yung aking parang, ano ba, referee. So, kailangan niyang pumirma sa aking form. So, kaya pumunta siya dito kanina. Kaya, sa aming chika-chika, alam niyo, hindi ako nag-vlog. Kasi hindi nila alam na nag-vlog ako. Alam na, alam nila yung dati kong channel, pero itong channel na to, wala silang alam. Walang nakakaalam, guys, sa challenge. Walang nakakaalam sa channel na to na mga friend ko dito sa UK. Yeah. You want me to get your toothbrush, pa? Okay, hang on. Naligo kasi siya. Doon na lang din daw siya mag-toothbrush sa bathtub, ha? Okay naman sa work today, medyo hindi naman masyadong busy, pero na-hit naman ang yung target today, so okay. All good. So yun lang. Ano pa ba yung gusto kong sabihin? Yun lang naman. And bukas mag-grocery lang kami, and then dito lang sa bahay after. And then may work na naman ako sa Monday sa aking... Doon ako sa work ko sa Monday sa aking part-time lang dahil. Anyway, part-time naman yung job ko. Yung dalawa ko part-time. Pero doon ako sa aking 2.5 hours sa Monday. And back to work sa Tuesday. 6.5 hours ako sa Tuesday. From 11 kasi yung pasok ko pag 6.5 hours ako. 11 to 5.30. So I think okay na, malinis na yung kuzina, back to normal. Then bukas magwa-washing na naman ako ng uniform ni Dave kasi yun na lang talaga yung washing ko this week. And then maybe magwa-washing na naman ako mga Wednesday. Alam niyo ba yung mga labahan, wala kang katapusan. Kasi nga, everyday din naman tayo nagbibihis talaga, no? Kasi everyday din yung may labahan. Yes, okay, Bob, I'm coming. Tapos na si Kira, naligo. Eh, kunin ko muna siya. Bihisan ko.